Hey, what's up, my Jammy Bros? It's me, Jam Morales. At ito na naman ako, nagbabalik para ikaw ay pasayahin. For today's vlog, guys, ito na nga ang inaabangan nyo. Ah, hindi. Parang hindi naman. Parang gusto ko lang. Parang trip ko lang talaga. Yeah, sobrang excited na ako i-tour kayo sa aming bagong renovated na sala slash kitchen slash dining slash slash. Nakikita nyo naman, naka-Gucci tayo. Well, ganun talaga kapag ka masenso, nakakabili ng Gucci sa Divisoria, 450 pesos. Guys, sasabihin ko sa inyo, may kulang pa dito, may mga kulang pa, may mga gusto pa akong idagdag, meron pa rin akong gustong palitan, pero for the meantime, ito na muna yun. Okay na muna ako dito. Ako ano yung makikita nyo, lahat to may, ano ba? Lahat ng gamit dito, lahat ng pwesto, lahat kung saan ko pinaglalagay, lahat yan may function, lahat yan may silbi, lahat may gamit. Ako lang nag-design na ito, ako lahat nag-design, no? As in hands-on ako lahat bumili ng gamit. Simulan natin itong vlog na to. 3, 2, 1. Hey guys, so pagpasok, dito tayo. Simula tayo sa may aming pinto. Yan, medyo may mga binago din naman dito sa pinto namin. Kung nakikita nyo nakaraan guys, medyo makulay siya. Medyo parang pang-resort yung pintuan. Pero yan nga, nag-design ako ipa-iba. Pina-plain white ko lang siya kasi gusto kong parang lumawak yung space namin kahit sobrang sikip niya, kahit sobrang liit niya. Magmukha siyang, alam niya, malawak. Parang mga kaibigan natin, maluwag. Kahit kung makikita niya dito, may color blue, di ba? Ayan yung kulay dati. Ang magaling kong kapatid, binakbak niya yung pintura. Very good. Pinalitan ko pala yung door. Takpan niya. Ang pangit talaga, guys. Pinalitan ko pala yung doorknob namin. Yung dati naming doorknob is yung parang bilog. Pinalitan ko siya ng parang paganito. Hindi ko alam tawag yun, yung pa-straight, yung parang pa-L. Yung gano'n na. So, nilagyan ko din siya ng, yung dito namin dati, hindi na siya gumagana, yung parang double lock. So, pinalitan ko na rin siya ng double lock. Pareho to guys, sa Wilcon ko nabili for only, 600 yata. Ay, 500 ang bili ko dito, tapos dito 600. So, 1,000 plus lang. Tapos ito, existing yan. Diyan na talaga yan. And, hindi ko na napapalitan guys, kasi iba yung nasa loob niya, basta iba, hindi na siya kayang palitan. And pag-ikot naman, ito yung isa sa malaking changes talagang nangyari dito sa bahay, guys. Kung natatandaan niyo yung kitchen, pagpasok ng pinto, kitchen agad yung bubungad sa inyo. So ngayon, inipa ko na nga, nilipat ko sa gilid ng pinto ko sa nakalagay dati yung TV. Kung naalala nyo, talagay ko dyan yung clip. Yan, dyan dati nakalagay yung TV. So doon ko nilipat yung kitchen, and ito na yung ating kitchen. Nandito na tayo sa aming mahiwagang kitchen, guys. Yan, dyan lahat nangyayari, mga kalat, mga kalamisan. Ako, si Mami, tsaka si Daddy, pareho kaming tatlo, mahihilig kami magluto. So, sinadya ko talaga na maging maganda yung kitchen naman namin, di ba? Parang dati kasi, sobrang hilig ko magluto eh, pero dati parang nakakatamad magluto kasi pag makikita mo yung tsura ng kitchen namin. So, dito nakalagay yung alcohol, para kasi di ba ito yung pinto. Pagpasok nyo agad, alcohol agad kayo, disinfect agad kasi di ba si Aling Corona ayaw umalis. Kaya dito ko na siya nilagay para safe agad tayo. And kung nakapapansin nyo pala, may ilaw yung lalim ng cabinet namin. May underlight kitchen cabinet. And dapat, yung ilaw na to guys, dapat nandito yung ano niya, yung on and off niya. On and off button niya. Kaso, pag naglagay pa dito ng extra, isasabog na siya. So, wala na kaming choice kundi, hindi na rin pwede magpa-add pa sa ibang area kasi gawa na nga yung bahay, wala nang abang ng kuryente. So, wala na kaming choice kundi dito na lang siya ilagay. Yan. So, basically guys, dito na punta yung saksak, yung ilaw, yung outlet. Dito na siya napunta yung outlet. Dito na lang namin siya isasaksak sa outlet yung wire ng ilaw kasi nga sasabog na pag nagpalagay pa kami ng switch. Pwede naman to palagay ng switch kasi magkakaroon ng pataas. So, pangit na. E gawa na to that time nung bago kami makapag-decide na ayaw na gumana doon. So, wala na choice. Disaksak na lang siya. Pag binunot mo siya, ito yung tsura niya. Yan. Kita nyo. Ito yung difference. And dito nakalagay dati yung ano namin, yung TV namin. Tapos dito yung speaker, kung naalala nyo. Tapos may existing na kami bintana, di ba? Yung bintana yun is pinaputulan ko lang ng konti. Kasi para, syempre, pag umuulan, hindi naman rekta dito yung tubig. So yan, pinulagyan ko lang siya ng blinds. And may exhaust fan doon. Nakalagay. Huwag natin open kasi hindi pa gawa yung bintana. Ito pala yung lutoan namin, guys. Dito na namin siya nilalagay pag magluluto. And para kasi may exhaust fan dito, sakto, rekta na sa labas yung usok. So, hindi na mag-uusok dito sa bahay, hindi na mag-aamoy ulam. Unlike dati, pag nagluluto kami, talagang paikot lang sa loob ng bahay namin yung usok. Punta naman tayo sa cabinet. Dito yung apat na cabinet, guys. Ang nakalagay dito is, na dito yung sinasabi ko sa inyo, yung transformer, yung power supply namin, dito siya nakalagay. And, taparangan na din namin siya. Tapos, nandito yung aming, ano tawag dito? Oven. Nandiyan yung oven namin. Hindi ko lang magpakita na ng detalyado sa inyo kasi sobrang lalat. Tapos, yun sa taas, sobrang taas yun.
Pero yun, meron pa din doon. So dito naman guys, dito naman nakalagay yung aming mga delata. Yan, hindi ko na pinapintahan yung loob kasi hindi naman siya kita. Diba? Ganun din yung nasa taas, mga ano din, kung ano-ano lang. Tapos, wala na kaming dati, nilagayan pa kami ng kutsara sa ganyan, sa gilid. Wala na kaming ganun guys. Nandito na yung aming kutsara. Ay, kulo. Dito na nakalagay yung aming mga kutsara guys ngayon yon. Oh, tagal na Tagalog yan. Diyan na nakalagay yung mga utensils and everything, you know. Pagbaba naman, nandito naman yung aming mga plato. Ito yung mga lagi namin ginagamit. Yan, dyan siya nakalagay. Yung mga nasa baba naman, yun yung mga hindi masyadong ginagamit. Kung maalala nyo guys, yung dati naming lababo o yung sink namin, ito pa din siya, existing na to. Ito na yung dati namin, pinakabit na lang namin dito guys kasi yung mahal yung lababo guys. Bala ko talaga bumili, tapos papa-undermount ko sana to. Kung alam nyo yung sinasabi kong undermount, yung tago yung pinaka-sink. Tapos ito yung binili kong faucet. Yan, gusto kong palitan talaga yung faucet namin. Actually, yung gusto ko talaga, yung movable head, yung nagagalaw yung ulo. Kasi guys, ang sarap pag ginagalaw-galaw mo yung ulo. Aminin. Tapos ang dami nung naluloko dito kasi hindi nila alam paano buksan. Kasi tignan niya yung head niya. Hindi mo alam kung saan buksan yung iba, ginagalaw nilang kala nila. Kala nila may sensor yung iba, pero dito siya binubuksan. Yun, ganyan yung ulo niya. Ayun lang. Tapos ito, nabili ko lang ito sa may Vente. Vente yung pangalan sa Fisher Mall. Ano lang, for only 20 pesos. Diba? Dito nakalagay yung aming mga... Dito nakalagay yung ano namin. Dishwashing liquid. At syempre, kung nandun yung aming kitchen, ikot lang ngayon yung bahagyan. Parang nasa right side ng kitchen namin yung... Ah, nasa likod ng kitchen lang na. O nasa gilid ng kitchen namin is yung aming ref yan. Bagong bili ito ni Daddy. Wow. Thank you so much Daddy sa pa-ref. And ito yung ref namin. Diba? Bagong bili siya, inverter. Sobrang tipid niya guys. Ang laing yung kuryente namin dati. Sobrang laki. Yung maliit na ref pa yun ha. Pero itong malaki namin ref ngayon. Sobrang mura lang ng kuryente. Yung kami nakikita kayong parang ratan dito na taguan. Kaya mamaya kasi nagtitinda na si mami ngayon. Kaya sa mga gusto bumili dyan ng mga sandwich, mga merienda, message mo yung mami ko. Eh, ito na yung ref namin. Dito nakalagay. Tapos, siguro may nakikita kayong white sa gilid. Yan, divider namin yan. Yan, kung nakikita nyo. Ito, kung nakikita nyo tong white. Siya yung nagsisilbing divider sa aming, tawag dito, home theater area. Theater area, kaya kung laki nung bahay. Hindi, siya yung nagdi-divide sa aming living room at sa kusina. Para alam nyo, merong illusion na naghati talaga yung, kahit maliit yung bahay nyo, merong illusion hati yung kitchen nyo sa sala nyo. Guys, nandito na nga tayo sa aming home theater area. Sobrang liit lang, di ba? Parang ang laki tingnan. Pero maliit lang siya. Talagang nasave lang namin yung space ng malulo. Ito yung TV namin. Ano siya? 50 inches siya. Kaya medyo maluwag naman din yung space namin. 50 inches siya. Tapos, naglagay lang ako ng Santa Claus doon para medyo Pasko na. Actually, may Christmas tree kami pero nasa taas. Wala na kasing space dito sa baba. So, doon na lang nilagay. Yan, nakikita niya itong parang patungan ng TV namin, guys. Yung cabinet na yan, storage area. May trivia ako sa inyo. Actually, itong storage area na to, pinagawa ko lang talaga yan. Nung nagpunta kami, nung namimili kami ni mami ng furniture, nakita namin, as in same na same talaga guys, ang presyo is 11,000. Pero alam niyo ba yung nagastos ko dito? Ano lang, wala pang 1,000 kasi ito na yung dati kong cabinet. Yung cabinet namin na nakalagay doon sa kitchen. Ito na yun, nilipat na lang dito and ayun yung mga pintuan na. Guys, pag open nga, ito yung aming cabinet. Dito nakalagay yung aming mga ano. Open ko na lang, dami sinasabi. Yan, ang kalat, di ba? Magkabila. Open natin. And hindi ko siya pinalagyan ng handle kasi yung kapatid ko, for sure pag may handle, bubuksan niya ng bubuksan. Nagtataka kayo kung walang saksakan yung TV. Yung saksakan ng TV is nandito siya sa loob. Nasa loob neto, may butas lang siya sa likod naman eh. Doon na siya sinasaksak. Tapos dito naman sa kabila. Dito nakalagay yung mga alak ni Daddy. Yan, hindi masyadong kita pero dyan nakalagay yung alak. Tapos dito nakalagay yung aming mga pabango ko na pangbahay. Ginagamit ko lang pag nandito ako sa bahay. Yung TV namin, nilagyan ko rin siya ng LED light sa likod. And yun, umiikot, umiilaw-ilaw siya. Pakita ko sa'yo. Pakita ko sa'yo niya pag umiilaw siya. Ito yung remote ng LED light. Kinabit ko lang yung LED light sa likod ng TV. So green. Blue. Pag-ikot nga guys, nandito yung aming sofa. O yung sala set namin. And yung binili ko guys, ano to? 3-seater to. Actually, meron na itong 2-seater. Mas kasha siya dapat dito. Pero ito kasi, 3-seater yung binili ko para mas malaki. Kasi
ang sobrang liit lang ng diferensya ng 2-seater sa 3-seater. Yung presyo ah. Yung size, sobrang laki ng difference nila. Sobrang liit ng 2-seater guys. As in literal na dalawa lang kayong makakaupo. Ang diferensya nila guys is 1,000. Hindi ako nagkakamali. O 1,500. Nabili ko to sa Mandawi Foam. Yan, sa Mandawi Foam. Naglagay lang ako ng apat na unang dito. Actually, may texture siya. Pag sa malayo, hindi mo makita. Pero yan, nabili ko lang to ng 70 pesos ang isa. Bumili rin ako ng isang painting. Sa Mandawi Foam ko din ito binili. Ito. Nabili ko lang siya ng 400 pesos yata. Tapos discounted pa ako dun ng 20%. Thank you, Ate Charmaine, sa pagpapa... Thank you, Ate Charmaine, kasi pinagram niya ako ng Mandawi Foam card. So, kumulat na ako ng Mandawi Foam card kasi guys, 20% off ka dun, lifetime yun. So, hindi kasi may accent siya na gold, tapos gray and black na white na dirty tignan na warm na cool na ewan. Basta halo-halo siya. Ang ganda niya ng tingnan. Ayan. Dahil hindi ko napakita kagabi sa aking tour guys kung paano ko buksan, ay kung saan nagagaling yung lamesa namin, paano kami kumakain. May nakikita kayo dito na parang storage, di ba? Ayan. Diyan nakatago yung lamesa namin na foldable siya. So, kunin ko yung lamesa dun para makita nyo. Ayan, dito yung storage guys. So, kunin natin yung lamesa. Ayan, pag open mo, line ko lang yung lamesa guys. Isa. Ito na yun. Ganto lang kasimple. Yan. And yan na siya guys. Ganyan na itsura niya. Pagkakain kami, may dining area na. Ito yung sinasabi ko sa inyo yung divider guys. Yan. As... So, yung theme or yung kulay na gusto ko dito is white. Puro white talaga. Karamihan white. Tapos may touch lang ng brown and gold and greens. Yun lang yung gusto. And siguro may magpo-comment na bakit ito yung pinili kong flooring na ganyang kulay. Yun. Kaya ganun yung pinili kong kulay guys. Kasi dapat yung mas light yung pipiliin ko dyan na vinyl planks. Nabili ko lang kasi yan for only 27 pesos each. Sa FB Marketplace ko lang nabili yan guys. Tapos ako lang yung nagkabit nyan. Yan, yun, dapat yung mas light yung bibilhin ko dyan. Kaso, mas mahal. 60 pesos siya. So, nag-stick na lang ako dito sa mas darker ng konti. At least, ibabawi ko na lang siya sa mga carpet, sa mga gamit namin. Hindi na ako bibili ng ma-design. Yun pala, idea guys. Pag mag-ano kayo... Pag masikip na yung space nyo, huwag kayong maglalagay ng flooring na ma-design. Kung maglalagay kayo ng ma-design na flooring, make sure na yung carpet nyo is plain lang, o kaya yung sofa nyo is plain lang. Huwag kayong bibili ng lahat may design kasi masisikip tignan guys, mas crowded and mas magulo tignan. Yung binili kong ano, carpet. Yan, malaki yan, hanggang dun yan no, sa loob. Yan. Yung nabili kong carpet guys for only 3,000 pesos na sobrang laki niya talaga. Yan, plain yung binili ko at parang ito, parang cream yung binili ko, parang dirty white. Kasi, yun, para mag-balance lang, kasi pagka-kulay niya or masyadong dark, hindi siya babagay, hindi walang contrast yun. Yan yung pinili ko, para may contrast. Kung mapapansin nyo pala dito guys, nilagyan ko siya ng accent color. Dito ako naglagay ng parang tan, na tan color yan. Naglagay ako dito ng tan color. Dito ako nilagay yung accent wall ko, yan. Kung may suggest pala ako sa inyo, kung magagawa kayo ng plain white lang, maglagay kayo ng isang accent wall. Huwag niyong kakalimutan maglagay ng accent wall kung sobrang plain na nung lugar niyo. Para lang magkaroon siya ng accent, magkaroon ng art. And ikot tayo, punta tayo sa aming... Hindi ko kayo tutor sa CR kasi hindi pa nagagawa yung CR namin. Saka na pag nagawa na yung CR. Pero tignan niyo yung ginawa ko doon sa CR. Kung natatandaan niyo guys, sa kwarto ko may halaman. Ito yun, yung fake plants. Yan, dito ko siya nilagay kasi mas bagay siya. Hindi na siya bagay sa kwarto ko. And naglagay pala ako ng curtain dito na parang gold. Naputol siya. Kasi pag sinagad ko siya sa sahig, guys, ang tendency na UUP siya. Kasi nga yung hug me hug done. So, pangit siya tignan. So, pinili ko na lang yung maikli. Pero huwag kayong bibili ng maikli kung sobrang, ano, parang isang yung space naman ng bintana nyo is flat naman yung lapag. Mas maganda yung habot hanggang lapag. 7 feet or 8 feet yung haba. Yan, wala nang handle yung sa CR namin. So, natanggal na. So, may butas siyang bilog. So, ang ginawa ko, bumili ko nito. Yan, dinidikit lang siya, guys. Nabili ko siya for only 70 pesos sa Wilcon. Yan, tapos meron lang kami lock dito. Kasi wala kami door na, Ben PVC lang yung pinto namin. And saka na lang pag ni-renovate naman yung CR. Ano, ito yung texture ng kurtina pala. Parang white na may touch ng gold and silver siya. Ganun. Ayun lang pala yung aming sala, sobrang liit lang. And then pala yung accent. Diba, sobrang liit niya lang guys and parang saktong-sakto na sa amin to. Para sa amin maluwag na to kasi kumpara naman dati kung nakita niyo, diba, parang
tambakan ng basura, pero ngayon wala na kayo makikitang kalat. And hindi ko pa pala napapakita sa inyo yung aming ceiling, guys. Ito sobrang laki rin ng adjustment na ginawa ko dito. Ang dami ring mga nakalawit na wire kasi yun, mali-mali yung mga pinakasaksakan. So yun, nahirapan talaga yung pinagawa ko dito. Talagang wala nang ibang way kundi maglagay ng mga wiring, mga ano tawag doon, yung mga white na tinatanong, basta yun. And yung aming ilaw, guys, isa dyan. Ito yung switch niya, guys. Itong switch na to is para siya dito. Itong ilaw na to, yung switch niya is nandito. Pati itong, yung switch ng isa doon, ito. Yan, yung dalawang ilaw na yun. Yung switch niya rin nandito. Yan, tapos tricolor yan, guys. Napapalit-palitan siya. Ito yung cool, warm, tapos daylight. Yan. Hindi kita sa, ano, video, pero yun, tricolor yan. So, yung pinaka-switch niya, guys, kung nagtataka kayo kasi hindi nyo makita, nandito yung pinaka-switch niya. Yan, kasi nga wala na ibang way. So, nandyan siya. Yan siya. Tricolor din siya. Ayan yung daylight. Ito yung cool, warm, and daylight. Ayan yung mix ng warm and cool. Tapos, ito pala, binili ko siya sa... Saan ka ba ito binili? Sa Mr. DIY. Nabili ko siya for only 250 pesos. Hindi pala ako nasabi sa inyo, guys. Ito yung sofa, diba? Sa gilid ng sofa, guys, nagpalagay ako ng outlet. Ay, outlet ba tawag dito? Yung saksakan. Basta nagpalagay ako dyan ng saksakan. Tapos, sa likod din ng sofa, sa kabilang side. Dito. Yun. May saksakan din dyan. Kasi, guys, sobrang addict namin sa saksakan. Talagang, di ba, mahirap naman kasi yung pana-extension ng extension. So, sa loob din ng cabinet na yun, meron din siyang saksakan. Tapos, dito din, pinalagay ko lang din tong saksakan. Tapos, meron pa ulit saksakan sa ilalim. Para just in case na kailangan ng saksakan sa ilalim, may saksakan. Sana na-enjoy nyo yung aking house tour. Ah, first floor tour ground. Hindi ko alam kung anong klaseng tour to, pero tatawagin ko na lang siyang house tour kasi para sa akin, ito yung buong bahay namin. Dito na nagmamatter yung buong bahay namin. Sana na-enjoy nyo and may natutunan kayo sa akin sa pag-design kahit pa paano kahit konti. Sana na-inspire ko kayo mag-design na mag-design sa mga mahilig mag-design ng bahay dyan. And sa mga nagtatanong ngayon nga, kung nakamagkano nga ba ako dito, isi-share ko sa inyo kung nakamagkano ako dito. Actually, hindi ko natanda yung exact na presyo. Pero gusto ko transparent ako sa inyo, guys. Hindi sa pinagyayabang ko yung nagastos ko. Pero yun, gusto ko i-share sa inyo para alam nyo kung magkano. Kung sakaling magpa-renovate din kayo, may idea kayo kung magkano yung gagastos inyo. More or less, 100,000. 100,000 mahigit yata. O kulang 100,000. Pero, and dahil yun sa inyo, guys. Dahil sa tulong nyo, dahil pinapanood yung mga vlog ko. Hindi nyo ni-skip yung ads para sa akin. Yan, sa supportan nyo, kaya napagawa ko din itong super duper thank you talaga kasi kung wala talaga kayo, hindi maayos to, hindi matutupad itong dream namin na maayos kayo yung sala namin kasi nakita nyo naman yung dati, sobrang nahihirapan kami. Yung 100,000 naman, guys, overall na yun, kasama na yung mga furniture na pinagbibili ko. And bumili rin pala ako ng carpet, hindi ko napakita sa inyo. Pero, yun. Thank you so much for watching, guys. Bye!